Paang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala at pagsabit sa pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundin natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pabanalin. Pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya'y aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aarian kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Betfage at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga olibo. Pinauna niya ang 2 alagad. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y matatagpuan ninyo ang isang bisirong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan ninuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinakalag yan? Kailangan ito ng Panginoon, tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa lingkod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay, at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na
ang sisigaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbunyi kay Jesus sa linang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawa dapat tularan ang tagapagligtas naming naging hindi iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapati mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang pinagbubuksan ng aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang itinuro niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nung bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunuti ng buhok at balbas. Ganon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdusang ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumulong sa akin. Handa akong magtiis na sampalin parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makikita ay umiiling, nanunukso,
palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aking pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Ang kamay ko at paa'y butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad nila ay tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong hulihin, huwag mong halikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulong ay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon na lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angka ni Jacob. Ikaw, bayan ng Rizael, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Masunurin Kristo Jesus, nagkain ng buhay sa krus, kaya't rinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tambok sa langit at sansinugon na ang pagpapakasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus.
Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tumugon si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito." Ngunit mapilit sila at nagwika, "Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo kanya maghimagsik ang buong Hudeya. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na." Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya nang tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, "Isinakdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at patunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan, kaya't ipahahagupit ko na lamang siya sa kapalalayain." Tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla, "Patayin ang taong iyan, palayain si Barabas." Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, "Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain." Datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Sirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao,
at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang dalawang salarin upang patayin kasama si Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Naroon din nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at nagwika, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. At sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon, nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabi, Tunay ngang matuwid ang taong ito. Ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. O kabanal-banal ng puso, binuksan mo ang paraiso. O kabanal-banal ng puso, binuksan mo ang paraiso. Sa simula ng Semana Santa, ngayong Domingo de Ramos, ngayong Linggo ng Palaspas, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno.
pagnilayan natin ang kahalagahan ng mga mahal na araw. Ang dakilang sakripisyo, nag-alay ang buhay, ang Panginoong Hesus ng buhay para sa ating katubusan, para sa ating kaligtasan. May mga masasama. Pinlano na nila ang pagpatay kay Hesus. Narinig natin yung Ebanghelyo ayon kay San Lucas sa pagprosesyon natin. Ukol ito sa pagpasok sa Jerusalem, ang mga Pariseo. Sinabi, Guru, sabi mo sa mga alagad mo na huwag nang kumanta ng Hosana. Sabi ni Jesus, kung hindi sila aawit ng Hosana, ang mga bato ang aawit ng Hosana. Buo na ang loob ng mga madudumi, madidilim, maitim na balak. Sa ating unang pagbasa, Propeta Isaias, pagdilaya natin ang ginawa nila sa Panginoon, kung ano ginawa ng ating kasalanan sa Senyor. Sinampal, minura, hinatak ang balbas, tinutya, dinuraan, nilait. Sa Salmo 22, kung saan nagsimula, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinabi sa Salmo, nabilang na nila ang aking mga buto, kamay at paako'y binutasan nila. Pangalawang pagbasa, sulat ni San Pablo sa mga Pilipos. Si Jesus ay nagpakababa, bagamat siya'y Diyos. Katumbas niya ang Diyos. Sa anyo ng Diyos, siya'y Diyos. Siya'y nagpakababa at naging tao maliban sa kasalanan, naging alipin at ang ultimong kahiyan, kamatayan sa krus. Pagnilayan po natin ito, mga kapatid, napakayaman po ng Semana Santa, ipalawanag natin sa mga kabataan, sa susunod na henerasyon. Bakit ba may mga tradisyon tayo? May mga kaugalian tayo? Winawagayway po natin ang ating mga palaspas. Hindi po yan pampalo. Hindi po yan anting-anting. Pagsalubong natin yan, kaisa natin si Jesus. Sinasalubong, tinatanggap natin siya sa ating puso, sa ating pamilya, sa ating komunidad. Nais ko pong, imbis na yung mga masasamang tauhan, isang tauhan na napakabuti. Aawit muna ako. Sa tabi niya ang salarin, nagtestigong inosente. Si Jesus mapagpatawad. Si Dimas lang ang nagtanggol, siyang nag-iisang matapang. Tayo'y may sala, siya'y wala. Jesus, alalahanin mo ako sa paghahari mo. Sinasabi ko ngayon di, sama ka sa paraiso. Ayon sa tradisyon, si Dimas, siya lamang ang matapang na nagsalita, inosente itong taong ito. Ako, makasalanan, dapat lamang akong parusahan, pero ito, hindi dapat siya parusahan sapagkat siya'y inosente, walang ginawang kasalanan. Siya lang ang nangahas at matapang na nagsabi nito. Tingnan natin ang sarili natin sa Kanya. Tayo'y mga makasalanan. At
Ito ang pagkakataon na kausapin niya si Jesus. Jesus, alalahanin mo ako sa pagpasok mo sa iyong kaharian. At hindi lamang ito dasal natin para sa sarili natin. Kalakip nito ang dasal natin para sa ating mahal sa buhay. Kasama din natin, alalahanin mo ako. Alalahanin mo kami. Alalahanin mo mga kasama ko. Alalahanin mo pamilya ko. Alalahanin mo ang mga mahal ko sa buhay. Alalahanin mo ang aming komunidad ng mga deboto sa pagpasok sa inyong kaharian. At ang kanyang mula sa kanyang mga labi, ang karanasan natin ay alat, pait, asim, ang matatamis na kataga. Sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, isasama kita sa paraiso. Ito po ang tularan natin, mga makasalanan. Magpakababa tayo, magpakumbaba tayo. Hilingin natin ang petisyon para sa ating komunidad upang tayo magkasama at ihatid niya sa kaharian ng kanyang Ama. Tutula na po ako. Pariseyo'y tuso, gumawa ng kaso, sila'y nag-abuso, maling asikaso, baluktot ang kurso, daan di diretso, nahulog sa tukso, sa loob ay nitso. Sagrado niyang puso, siyang tamang abiso, hindi nerbiyoso, siyang relilyoso, tumindi ang pulso, sinaktan ang braso, damit pinaraso, bukas paraiso. Paraiso. Espelengin natin ang paraiso. P-A-R-A-I-S-O. P. Pinatawad si Dimas sa krus. Pakiulit. A. Alalahanin mo ako, Panginoon. R. Resulta ay binuksan ng kaharian. A. Awa para sa salarin. I. Inosente, walang sala si Jesus. S. Sama ka sa langit. At O. Huling letra po. O. Oras ng kahabagan. Sa tulong po ni Maria, Mater Dolorosa at ni San Jose, siya din ay may mga hapis. Nawa po, tularan natin si Dimas. Ipagdasal natin na makapasok tayo sa punang ating mga mahal sa buhay, makapasok sa kaharian ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Ama, naririto kami sa harap mo upang makibahagi sa mahal na pagpapakasakit ni Kristo. Umaasang matatamo rin ang grasya ng kanyang kaluwalhatian. Ang tugon po natin, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na saksinawa ang simbahan ni Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa't pagkamuhi, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang kanilang mga naisin na tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Aliwin mo sa iyong presensya, O Diyos, ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamta ng galak na dulot ng pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap kung hindi paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinapakilabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring sa larin sa pagmamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga lupa. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gamit mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katiniali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungin mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus na landasin, ganap ay akin, nais ay di pansin, ngunong naisin, siyang magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkabuhay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa iyong paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuho kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na hindi makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa na way matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus na gapi ni Kristo ang kamatayan, bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Nazareno, nilulwalhati ka namin.